Hello mga brad and sis, kamusta po kayo? Tapos na natin ma-assemble yung main engine, exhaust valve natin mga brad. For this vlog po mga brad, haataw naman tayo, titirahin naman natin yung main engine, FO, injection valve natin mga brad. Tara, samahan niyo ako. Hello mga brad and sis, I'm Webron at ako yung makinistang siman and welcome to my channel. Yeah! Siyempre, una-una sa lahat mga brad, magbasa tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance. Katulad na lang sa mga sinasabi ko sa mga maintenance vlogs natin before. Kapag nabunot natin yung main engine FO injection valve natin mga brad, babaklasin na natin to. Ilalagay natin to sa dismantling table niya. I-secure natin na mabuti yung main engine FO injection valve natin mga brad. Para naman, pag backlash natin mga brad, hindi siya gagalaw. At kapag na-fix na natin yung main engine FO injection valve sa dismounting table niya mga brad, uunahin natin luwagan yung lock nut niya mga brad. At pagkatapos, luwagan na din natin yung spindle loading screw niya sa kadahilanan para hindi ma-stress yung spring sa loob niya mga brad. Markiran muna natin yung lock nut niya mga brad. At yung spindle loading screw niya mga brad para may reference tayo pagbalik o pag-calibrate natin sa main engine FO injection valve natin mga brad. At sa pagluwang natin ng lock nut natin mga brad, dapat may kasama ka mga brad kasi may hahawak sa tools at ginagamitan namin to ng tubo sa pagluwang kasi nga medyo matigas yung lock nut natin mga brad. Yan po, isusunod na natin yung spindle loading screw natin mga brad. Yan po. Medyo matigas yung lock nut natin at yung spindle loading screw natin mga brad kasi nga sa nilalagay natin na compass lip. Yan po. Ngayon po, niluluwagan at tinatanggal ko na yung spindle loading screw natin mga brad. Yan po. At pagkatapos natin makuha yung spindle loading screw natin mga brad, isusunod na natin yung spring at saka yung retainer niya mga brad. Yan po. Kinakamay lang yan mga brad. Sumasama din yung minsan yung retainer natin mga brad. Minsan naman naiiwan yan. Yan po yung retainer natin. Pagkatapos, tatanggalin na natin yung spindle natin mga brad. But before natin makuha yung spindle natin mga brad, iikuti natin yung FO injection valve natin. Yan po, iikuti natin para mahulog yung spindle natin mga brad. Yan po. Ikuti natin. Usa lang po yan mahuhulog mga brad. Minsan naman dumidikit yan kasi nga mayroon pang FO mga brad. Yan po. Yan po ang spindle natin. Meron po to siyang upper and lower. May marking po yan mamaya ipapakita natin. At kapag nakuha na natin yung spindle ng mga brad at naikutan din natin yung main engine FO injection valve natin mga brad, isi-secure na natin siya para naman sa pagluwang natin sa cap nut for nozzle natin mga brad. Lagyan din natin to ng marking para meron tayong reference. Yan po. At sa pagluwang natin ng cap nut for nozzle natin mga brad, dapat meron ka rin kasama kasi nga medyo matigas din to at kailangan ng alalay mga brad. Yan po, meron din siyang marking na puncher mga brad. Medyo lagpas siya pero kaya nilalagyan natin ng marking ulit. Yan po, niluwagan natin yung cap nut for nozzle. Ginagamitan din namin to ng tubo kasi nga medyo matigas at hinawakan ko rin yung top nozzle niya mga brad. At sa pagluwang natin ng cap nut for nozzle, inaalalayan ko rin tong top nozzle natin mga brad. Sa kadahilanan, iwas untog mga brad kasi ilalanding natin tong nozzle assembly natin. Yan po, hinawakan ko. Hanggang makuha yung cap nut for nozzle. Minsan naman mga brad, sa pagkuha natin sa cap nut for nozzle, sumasama yung nozzle assembly. Kaya ingat tayo mga brad. Kinukuha ko agad yung pin niya mga brad kasi baka mahulog, delikado. Yan po. Kukunin natin yung pin bago natin kunin o tanggalin yung cap nut nozzle sa nozzle assembly. Yan po. Meron din siyang dowel. Dalawa po yan. Yan po, dowel.
At yan po, nakuha na po ng partner ko na si Andrew Galabo yung Nusel Assembly sa Cup Not for Nusel, mga Brad. Yan po. Shout out sa iyo, Brad. Sobrang sipad mo. Salamat po. At ngayon, mga Brad, na-disassemble na natin yung main engine FO injection valve natin, mga Brad. Yung partner ko na si Andrew Galabo, mga Brad, dililinisan niya yung mga spare parts. At ako naman, mga Brad, piniprepare ko yung nozzle assembly natin, mga Brad. At yung nozzle tip na nakuha natin, piniprepare ko rin to, mga Brad, for landing. At ngayon, mga Brad, iprepare na natin yung nozzle tip or nozzle assembly natin, mga Brad, na isasalpak. Yan po, kinukunan ko muna ng part number. Yan po. May code kasi ito, mga Brad, yung nozzle tip natin or nozzle assembly. Katulad po niyan. Ito po, hindi pa po nakadaan ng recondition kasi wala pa siyang petsa. Wala pang date. Yan po. Kinukuha po natin itong number na to kasi for monthly report natin. At ito pong nakuha natin na nozzle assembly natin, mga Brad. Tingnan nyo mababuti. Hindi siya kusa bumababa kasi nga medyo may tama na siya sa loob at bumabara na yung mga carbon. Kaya hindi na siya makarelease ng fuel or langis. Kaya medyo delay o hindi na siya bumababa yung pin niya, mga Brad. Unlike po sa bago o recondition na nozzle tip natin, mga Brad, yung bago or yung recondition na tip natin, mga Brad, kusa bumababa yung pin niya, mga Brad. Paano natin malaman yung recondition, mga Brad? Katulad po niyan, may petsa po yan. 23-5-12. Ibig sabihin, 2023 May 12 po, mga Brad. At ito po yung mga kailangan natin kunin for landing. Yung mga numero na yan, nasa nozzle tip natin, mga Brad. Nakasulat or naka-engrave po yan. Yan po, kung nakikita nyo. At ito po yung recondition na nozzle assembly, mga Brad. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung bagong nozzle assembly natin, mga Brad. Bagong issue po. Yan po, bagong dating. Naka-carton pa. At meron ditong certificate, mga Brad. At may numero siyang 22-6172-K. Yan po. At yan po ang numero or code na ibibigay natin, mga Brad, kapag i-recondition na natin yung nozzle assembly natin, mga Brad. For now, standby muna natin itong bagong nozzle assembly natin. At pagkatapos natin ma-secure yung bagong nozzle assembly natin, isi-secure din natin yung nozzle assembly natin na nakuha or yung luma for recondition, mga Brad. At kapag okay na lahat, mga Brad, na-secure din natin yung nozzle assembly natin for recondition at na linisan na natin yung mga spare parts ng FO injection valve natin, mga Brad, a-assemblein na natin, mga Brad. But first, isi-secure din natin yung isasalpak natin na nozzle tip, mga Brad, baka kasi mauntog. Yan po. At ito na po yung bagong linis natin ng mga spare parts, mga Brad. Ito po yung recondition na isasalpak natin at saka yung lumang nozzle assembly, mga Brad. Yan po. At ito na po yung primary valve natin, mga Brad. Papalitan natin ng o-ring. Yan po. Yung o-ring na yan na itim. May bula din to, mga Brad. Yan po. Yan, isasalpak natin yung brown na o-ring po. Yan po, salpak na. Double check din natin yung bulitas niya or yung bola niya, mga Brad. Kung may ikot or malinis ba. Okay naman po. Ngayon, mga Brad, punta naman tayo sa spindle natin, mga Brad. Yung spindle po natin, mga Brad, meron po ito siyang marking or na naka-engrave na up po, mga Brad. Yung matulis na po yan na part. Yan po. Ibig sabihin, yung matulis, yan yung up natin, mga Brad. Po.
At pagkatapos natin malinisan yung mga spare parts natin mga brad, inuuna ko install yung primary valve natin mga brad. Diyan po. Diyan po siya ini-install. Kasi itong primary valve natin mga brad, ito po yung pampurga o pang air purge natin mga brad. Tinatanggalan natin ng hangin yung loob ng FO injection valve natin mga brad bago natin i-service or patakbuhin yung makina natin mga brad. Diyan po. At konting demonstration lang mga brad. Ito po yung sila assembly natin. Tinanggal ko lang yung pin niya mga brad para makita nyo. Diyan po tutukod yung spindle natin mga brad. Yes, siya po ang tutulak sa pin para nga mag-inject, magsara din yung barbula ng nozzle assembly natin mga brad. Tutulakin din yan ng retainer yung spindle natin mga brad. Yan po, tutulakin yan. At ang pababalik po niyan is yung spring mga brad. Yan po. Yan, spring. Yan po. Yan po. Diyan po dadaan yung fuel na papasok. Pagpasok po yan, itutulak din niya yung spring at saka yung retainer, spindle, at yung pin natin sa nozzle assembly natin mga brad. Yan po. Pressure po ang tutulak niyan mga brad. So pagtulak, papasok yung fuel dito po. Pasok yung fuel dyan. Nagaling naman dito sa injection valve natin mga brad. Dyan po. Papasok po yan dyan. Papasok din dyan. At itutulak ng pin. Kaya mag-automize siya. Magde-deliver siya ng fuel. At for example mga brad, nilagyan natin to ng langis. Equivalent natin sa fuel. Dyan po. Tingnan nyo pagbukas natin sa pin mga brad. Lalabas yung fuel. Dyan po. At pagbumbahin na natin yung pin natin mga brad, mag-automize na yan mga brad. Yan po, lumalabas na yung fuel. Ibig sabihin, pag bumba ng pin natin mga brad, mag-automize yung fuel at magkakaroon ng combustion sa combustion chamber natin mga brad. Yan po. At ngayon mga brad, asimbolin natin yung fuel injection valve natin mga brad. Unahin din natin ilagay yung spindle natin mga brad. Take note, yung spindle natin may marking at yung marking na yon yung matulis at may up yun na nakasulat. Yan po. Yan po, ang up is nasa taas, yung matulis. Yan po. Ilagay natin sa spindle guide lower natin mga brad. Ipasok natin siya doon sa butas. Spindle guide lower po yan, tawag. Yung sa baba. Yan po. Set na po. Susunod natin, install yung retainer natin mga brad. Double check natin mga brad. Kapag hindi kasi ito napasok, discuss siya tayo. Dapat pasok yung spindle natin mga brad. Yan po ang retainer. Nakaupo dapat yung retainer natin sa spindle natin mga brad. Yan po. Yun. Nakaupo agad siya. Sunod ang spring. At pagkatapos natin ma-install yung spring, isunod natin yung spindle loading screw natin mga brad. At kasama na yung nut niya. Huwag muna natin higpitan kasi nga hindi pa natin siya ikakalibrate mga brad. Yan po. At pagkatapos natin ma-install yung spindle loading screw natin mga brad, lagay na natin siya sa dismounting table or dismounting tools natin mga brad. Yan po. Secure natin yung nozzle assembly natin mga brad, baka mauntog, iwasan natin yung mga brad. Yan po, hawakan natin na mabuti, pati yung pin niya baka mahulog. Yan po. Yan po, ini-install na po ng Oiler A natin na si Andrew Galabo mga brad. Shoutout sa iyo brad, sipag mo, salamat. Yan po. Ini-install niya sa assembly table natin mga brad. Ma-install yung fuel injection valve natin sa assembly table natin mga brad. Install natin yung pin niya or yung dowel. Dalawang piraso po yan mga brad. Yan po. At install na din natin yung nozzle assembly natin mga brad. Take note,
double check nyo palagi yung butas ng nozzle assembly natin mga brad at butas ng fuel injection valve natin mga brad. Dapat magkatapat po yan. Yan po. Yan. Alalayan din natin yung pin kasi nalalaglag din yan mga brad. Nadudulas din yan. Yan po. Daan-daan lang at paglagay natin sa cup nut natin mga brad. At sa pag-install natin sa cup nut natin mga brad, hawakan pa rin natin yung nozzle assembly natin mga brad para hindi ma-disalign or matanggal yung mga pin sa loob pag hinigpitan na natin yung cup nut natin mga brad. Tulad po nyan. Higpitan na natin hanggang sa marking lang. Yun po. Yun. Okay na po yan. At yun yung mga brad and sis, pag-assemble natin sa main engine injection valve natin mga brad. At kung nagustuhan or may natutunan isa vlog na to, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit the notification bell para nga update kayo sa mga vlogs, videos na i-upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin, Makinista Siman mga brad. Walang pilitas to mga brad. Pakishare lang din ng vlog natin. And hanggang salamat. Superstar.